sinabi sa Lucas 16:5 na ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Binabati ko ang lahat ng isang maganda at mapagpalang araw. Ako muli ang inyong guro sa Filipino, Ginoong Joshua Soriano. Naway handang-handa na kayo sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, ay may mga ilang paalala lang ako na nais ipabatid sa inyo upang mas maging matiwasay ang ating virtual na klase sa araw na ito. Una, panitilihing nakamute ang inyong mga mikropono. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na i-unmute ang inyong mga mikropono kung kinakailangan. Ikalawa, panatilihing naka-on ang inyong mga kamera upang makita ko ang inyong mga magaganda at magagwapong mga mukha. Ikatlo, kung may agarang katanungan o nais ipabatid sa guro, ay huwag na mahiyang magpadala ng mensahe dito sa ating comment box o message section. Ikaapat, huwag kaligtaang makiisa at makilahok sa klase. Panghuli, ipakita natin ang paggalang at pagmamahal sa bawat isa upang maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan at mga sakitan. At bago ang lahat ay sa ating pagsisimula ay dabihin muna natin ang presensya ng ating buong may kapal sa pamamagitan ng panalangin. Para sa ating panalangin ay sabay-sabay nating awitin ang awiting Napakabuti Mo Aming Diyos Ama ni Romel Guevara featuring Presence Cover. Napakabuti mo aming Diyos Ama, ang iyong likha, luluwa ninyo akong tulungan. Natukuyin na ang gamit ang listahan ng ating participants list dito sa ating meeting room kung sino ang lumiban ngayong araw? Sige nga. Ayan, mabuti at marami ang present ngayong araw. Ayan, at batay sa ating participants list, walang lumiban sa araw na ito. Kaya naman, nararapat lamang nabigyan natin ang bawat isa ng isang masigabong virtual na palakpakan. Ayan, at ngayon at isend nyo ang inyong mga takdang aralin sa aking email account at soyanojoshua88@gmail.com upang aking ma-check ang inyong mga takdang aralin. At ngayon, para sa ating pagsisimula ay nais ko munang maitanong sa inyo kung ano ang ating nakaraang leksyon noong nakaraang meeting. Tama, mitolohiya. Ang ating leksyon ng nakaraang meeting ay patungkol sa mitolohiya na si Cupid at Psyche. Kaya naman, bigyan natin ng isang masigapong palakpakan ng isa't isa dahil naalala niyo pa ang ating nakaraang leksyon. Sa pagsisimula sa ating talakayan o aralin ngayong umaga, ay nais ko munang panoorin niyo ang video ito. Nagsimula ang kwento mula sa isang mayamang lalaki na may dalawang anak na labis niyang mahal. Handa na ba kayong makinig? Ito ang kwento ng alibughang anak.
Hay, napapagod na ako sa paulit-ulit kong ginagawa araw-araw. Ito si Clyde, ang bunsong anak na laging nagrereklamo sa mga gawain. Clyde, tara na, may gagawin pa tayo. Ito si Dale, ang panganay na anak. Siya ay tapat, matulungin at masunurin, hindi katulad ni Clyde. Alam ko na! Ama? Bakit naparito ka, anak? Gusto ko na kunin lahat ng aking mana at umalis. Pero bakit? Hay, Ama, wala na akong ibang nagawa kundi sundin lamang ang utos ninyo. Pagod na ako at gusto ko nang magsaya. Sige, tawagin mo ang kapatid mo. Dali niyang tinawag ang kapatid. Napatawag niyo po ako, Ama? Ang kapatid mo ay nais kunin ang kanyang mana, kaya ibibigay ko na rin ang iyo. Heto, tanggapin ninyo. Hindi nagtagal, nag-impake na si Clyde at umalis. Nagpunta siya sa isang malayong lugar. Hi. Ano kaya ko na kong gagawin? Sa kanyang paghahanap ng matutuluyan, nakakita siya ng liwanag mula sa isang malaking bahay. Sakto, nandito ka na. Ito ang lugar na puno ng kasiyahan. Nastos ni Clyde lahat ng kanyang pera sa mga mamahaling bagay, pagkain, at pati sa pagsusugal. Wala siyang inisip kundi magsaya, hanggang sa hindi niya napapansin na ito ay nauubos na. Hanggang sa isang araw, dumaan ang panahon ng taghirap, at lahat ng tao ay wala nang makain. Bawat tindahan ay nagsara. Ang lugar na puno ng kasiyahan, ngayon puno na ng kalungkutan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Si Clyde ay kumakatok sa bawat kabahayan sa pag-asang may tutulong sa kanya upang kumita. Isang lalaki ang nagbigay sa kanya ng trabaho sa babuyan. Kung babalik ako kay Ama, hindi na niya ako matatanggap bilang anak dahil sa ginawa ko! Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako nararapat tawagin inyong anak. Kay aking pagsisilbihan. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Suotan ng singsing at sandalyas. Sapagkat ang anak ko'y namatay, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Ngunit Ama, ako'y nagkasala. Hindi ito nararapat para sa akin. Kahit anong mangyari, tatanggapin kita dahil anak kita. Patawarin ninyo ako, Ama. Anong nangyayari sa loob? Nagbalik ang iyong kapatid at pinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya para sa kanya. Ama, piaglingkuran kita sa loob ng maraming taon at hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay din nyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para sa aking mga kaibigan. Pero bumalik lang si Clyde na kumuha sa iyong kayamanan. Pinapatay mo ang pinatabang guya para sa kanya. Anak, lagi kitang kasama. Mahal ko kayo dahil anak ko kayo. Patawarin mo ang iyong kapatid tulad ng pagpapatawad ko sa kanya. Tayo magdiwang sapagkat siya'y nawala, ngunit muling natagpuan. Halina't salubungin natin ang iyong kapatid. Pinatawad na tayo ni Jesus, kaya matuto tayong magpatawad at patuloy na mahalin ang bawat isa. Ito ang kwento ng Alibughang Anak.